Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, mag-focus naman tayo dun sa mga questions na frequently asked dun sa mga comment section ng aming mga vlog regarding sa Calathea. So iisa-isahin nating sagutin kung ano ba yung mga nagiging problema nitong mga Calathea natin at kung ano yung mga talagang pangkaraniwan or pinaka-common na mga katanungan. Sasagutin natin isa-isa yan. And syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. And sa mga gusto nga po palang bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. And please also visit and support na rin po yung aming pangalawang channel. Ang pangalan po ng channel na to ay Claytime. At bago nga po pala tayo pumunta sa ating topic, gusto mo munang patiin si na Miss Jonah Montemon, Philip C., Sheng Reyes, Rox Garden Paranaque, James Obsiquillo, Emma Tantiado ng Binyan, and Ferdinand Landera and Miss Jeanette Solis. And binabati ko rin sina Miss Lori Saulon, Marian Sisip or Sisip, and Lalu Mirazol and Lani Morales. So maraming salamat po sa pagbisita sa aming garden. So ang unang katanungan na ating sasagutin ay galing kay Miss Elvita Collis. So tanong ko lang kung galing ba sa seeds ang tinanim nyo. And eto, yung lahat ng Calathea natin na meron tayo, mapagaling mang yan ng Thailand or yung ano dito sa atin, yung common dito sa atin or native dito sa atin, hindi pa kami nakakasubok or hindi kami nakakakita ng seed. So hindi ko alam kung may seed siya ha, pero sa tingin ko wala. Ang ginagawa lang naming propagation dito sa mga Calathea na to ay akat lang or yung tinatawag na root division. Before, natatandaan ko, yung tinatawag na peacock or yung makuyana, yan may mga ano yan eh, may mga laman-laman pa yan sa ilalim na parang patatas. So, ang ginagawa ng lola ko at saka ng nanay ko before, tinatanggal pa yan kasi kahit naman wala yung mga yun, nabubuhay yung mga makuyana. And yun nga, yung katulad ng mga halaman na to na galing Thailand, itong mga doti, jesse, yung mga orbifolia, yan ay root division lahat siya. So, ganun yung way ng pagpapropagate o pagpaparami nitong ating mga Calathea at hindi sa seed. Ang next naman na katanungan na ating sasagutin ay galing naman kay Maria Elvira Vanilla Lopez. So, hello po sir. Share ko lang yung aking Calathea si Brina na lagi pong may brown yung gilid. Kahit iniiwas ko na sila sa sun, matubig po yung si Brina sir. Yung hindi na healthy eh, siguro may connection din sa soil at paso. Hindi ko pa nairirepat sa mas malaking paso kaya laging nakatupi dahon. Araw-araw, hindi bumubuka ng maayos. Help po kung kulang pa siguro sa care tips ang Sebrina. So actually ang Sebrina, hindi siya maselan na alagaan. Pero yung Sebrina, parehas tayo ng problema. Kasi yung Sebrina namin before ay ang ganda. At lahat ng dahon niya almost perfect, walang kahit na anong damages. Pero ngayon, kung makikita nyo dito sa video, kung mapapansin nyo, naka-curl, naka-roll yun, na parang nakatiklop. And pagkatapos, medyo yung mga gilid ng dahon niya, ayan, mapapansin nyo na may mga natutuyo or yellow spot or nagkakaroon ng, eventually, yung nagiging brown edges yung mga yan. At ang isang napansin ko at ang isang nabasa ko, yung inconsistent watering yung nagiging problema. And sa tingin ko, itong aming Sebrina na to, kaya nagkakaganito. Unang-una, kulang sa humidity kasi sobra init eh. Masyadong dry yung air. Kaya walang humidity sa palibot ng halaman, sa palibot ng Sebrina. Unlike before, ito kasing Sebrina namin, nakalagay siya sa baba. Doon sa baba, kahit na medyo mainit, kasama siya nung ibang mga halaman. At yung humidity level, mas maganda compare mo nung itinaas namin. And ang napansin ko pang isa ay yung kanyang soil. So, ano siya, yung pagiging inconsistent ng pag-water namin sa kanya
ay nagko-cause or maaari palang mag-cause na magkagani-ganito. So, yun yung isang malaking factor na maaaring naka-apekto. Kasi katulad nitong amin, hindi namin napapansin na natutuyo na pala yung soil niya. Sobrang dry na yung soil niya. Nawawalan pati ng moisture yung pinaka-soil niya. Yun yung wag nating hahayaang mangyari para hindi matulad dito sa mga zebrina namin. Ang next naman na katanungan na ating sasagutin ay galing naman kay Be Free. Sir, pwede po bang gamitin fertilizer yung Nutricoat 1868 sa Calathea po? Sana po mapansin nyo and masagot po. Well, yung ginagamit namin na fertilizer dito sa mga Calathea namin, eh, nabasa ko rin sa internet, mas maganda kung yung balance at equal na fertilizer yung gagamitin natin. Katulad noong mga complete fertilizer. So, yung mga tinatawag na triple 14, meron ding mga triple 10. So, yung mga balance na fertilizer daw, yung perfect na gamitin dito sa mga Calathea natin. So, yun yung ginagamit namin. And sana makatulong ito doon sa mga Calathea nyo. Ang sunod naman na katanungan na ating sasagutin ay galing naman kay Miss Julie Domingo. So, ang tinatanong niya, may pag-asa pa kaya mabuhay pagkatapos ko i-repat kasi natuyo yung mga dahon niya pero may nakita ko na pasibol sa ugat niya. So, opo naman. Lalo na kung halimbawa may nakita naman kayo na sisibol. Katulad nitong aming Dottie. So, ito, inirepat namin. Minsan kasi talagang hindi maiiwasan na may matuyong dahon dito sa mga Calathea natin. Dito nga sa Dottie na to, minsan, lalo na nung sobrang init talaga, napapansin mo na lang, sarado pa yung sarado pa yung dahon na yan. Unti-unti pa lang siyang bumubukad-kad o bumubukas, katulad nitong nasa Jessie. Ayan. Pero napapansin nyo na natutuyo na kagad. So, ibig sabihin lang kasi noon, yung moisture around the plant ay hindi talaga masyadong mataas. Kailangan niya kasi talaga yung mataas na moisture level o humidity. And ayun, siguro alagaan lang natin sa dileg. Kailangan lagi ding moist yung soil niya. Huwag nating hahayaan maging totally dry kasi malaking factor yon, malaki yung magiging epekto nun sa ating mga halaman. And may follow-up question nga po pala si Miss Jewel Domingo. Pwede ko po ba i-repot ulit kasi di ko siya natanggalan ng sobrang roots at ang soil mix na ginamit ko ay rice hull at loam soil at compost soil. Tama po ba yun? When it comes dun sa ginamit mong soil, wala naman pong problema yun. Kasi yung ginagamit namin dito, ayan, loam soil at saka dito sa kabila, meron siyang mixture na cocopeat. And yun nga, loam soil o kaya yung aming ginagamit palagi na rice hull combination ng garden soil. As long as yung mga ginagamit nating soil sa kanya ay unang-una nakakapag-keep ng moisture kasi importante yon. Pangalawa, well-drained potting soil kasi syempre yung karamihan dun nga, yung katulad nung nabanggit ko kanina, maaaring mag-suffer yung mga Calathea nyo sa root rot. So, prone sila sa ganun kapag ka yung soil na ginamit natin ay yung soggy soil. So, tama naman yun. Kung halimbawa, iriripat mo siya ulit and kung kariripat mo pa lang, siguro sa tingin ko, intayin mo munang makarecover muna yung plant para naman hindi patong-patong or masyadong maraming stress yung maranasan ng halaman. And ang next na katanungan naman na ating sasagutin ay galing naman kay Gypsy's Destiny. So, can Calathea stay under the rain? Sa tingin ko, pwede naman. Depende yan sa pagtitrain siguro. Kasi meron kaming mga varieties ng Calathea. Like yung aming Rufy Barba and yung mga propagated namin or yung maliliit namin ng mga zebrina na nasa garden. So, lahat sila ay nasa labas siya. Although filtered yon ha, may net siya. Pero lagi siyang nauulanan. Every time nauulan, mauulanan at mauulanan siya. Siyempre, kapag kaganon na lagi naman siyang nauulanan, hindi naman natin siya kailangan diligin. So, lalo na kapag kagantong tagulan, hindi na natin siya kailangan na sasabihin mong dildiligan pa kasi nauulanan nga siya. And yun nga, kailangan lang natin i-monitor siyempre yung kung gano'n na ba kabasa. Kasi yung sa amin, yung mga halaman namin, yung mga zebrina namin na maliliit nga, tsaka yung mga Rufy Barba at iba pang klase ng mga Calathea, na nasa ulanan, hindi naman siya sasabihin mong overwatered kasi healthy naman sila kasi maganda naman yung maganda yung rainwater para sa kanila. Pero pagdating dito sa Dottie, dito sa mga Jessie, ito kasi talagang indoor plants namin siya. So nasa loob siya ng bahay namin, nasa loob siya ng terrace. Kapag ka nauulanan, yung ampias, yung pumapasok lang sa terrace, yung ganun. Pero hindi naman kasi yun sobrang dami at saka hindi naman palagi. Kaya yun, i-check lang namin yung soil kung ano pa ba, kung kailangan pa bang diligin or hindi. Kasi yun, mas maganda yung ganun kesa doon sa scheduled watering. And ang next naman sa ating katanungan na sasagutin ay galing naman kay Miss Regine Borgonia. So, hello, thanks for the tips. Anong Calathea po kaya yung
pang beginners and not so sensitive. Based on our experience, ang isa sa sabihin nating less sensitive ng mga Calathea na naalagaan na namin ay yung makuyana kasi syempre yung mga pika ko, yung pugo, native na siya dito sa atin. And isama mo na dyan yung rattlesnake kasi halos parehas lang naman yung rattlesnake at saka itong ano, itong makuyana. And ang isa pa, itong roofy barba. Yung roofy barba, yun yung para siyang lance-shaped din yung dahon niya. Para siyang rattlesnake, pero wala siyang patterns. Solid lang. Yun nga, yung siya ay medyo mabalahibo. Yan, hindi maselan yung roofy barba na yan. At saka, mabilis siyang palaguin, mabilis siyang pakapalin. And kapag ka na kumapal na yan, lalabas na rin yung ganda niyan. And Zebrina, hindi rin naman siya masyadong sensitive. Yun yung mga Calatheas na sa tingin ko pwede sa mga beginners. Ito kasi mga Doty, mga Jessie, Orbifolia, medyo ano siya eh, medyo kailangan alagain talaga siya. Lalo na kapag halimbawa nagsisimula ka pa lamang, medyo talagang may pagkasensitive siya na halimbawa nagsisimula ka pa nga lamang, hindi mo lamang gagawin mo eh. Kasi unlike ng ibang plants, sila basta-basta ka nalang makakakita ng mga natutuyong dahon at nangungulupot, nagdudrop yung mga dahon niya. So yun yung mga mahihirap itong mga nasa harapan natin ngayon. And ang next naman na katanungan na ating sasagutin ay galing naman kay Eunice Marie Dorado. So ano po yung ilalagay sa humidifier? Okay lang yung mga pang-humidifier oil na nabibili. So, ang una sa lahat, yung humidifier naman kasi ang kailangan talaga niya yung humidity na nailalabas o pinuprovide ng humidifier. And katulad nung sa amin, meron din kasi kaming humidifier na essential oils. And yun, ang ginagamit, and based na rin dun sa mga nabasa namin at sa mga napanood din namin sa mga ibang vlogs, ginagamit din siyang pang-humidifier sa mga halaman. And yun nga, yung oil na kasama niyang nabibili doon, yun yung inilalagay namin. Kaya sa tingin ko pwede kasi ginagawa namin. Ang isa dun sa essential oil na ginagamit namin doon sa aming humidifier na para sa mga halaman ay yung tips. So yun yung ano namin. And wala naman akong nakikitang masamang epekto doon sa mga halaman na ginagamitan namin noon. Next naman na katanungan na sasagutin natin ay galing naman kay Yi Kaday or Kaday. Sir, pwede po ba na tubig poso as in deep well water? And ito yung isa sa pinakamaraming tanong talaga kung pwede ba yung tubig poso. So, tingin ko pwede naman. And actually, yung mga tap water naman, pwede naman. Kasi itong mga Calathea namin, ever since, tap water yung ginagamit namin sa kanya. Pero ang maisasuggest ko sa inyo or maia-advise ko sa inyo, kung halimbawang tap water lang yung gagamitin natin, at least, ibabad natin or magsahod na tayo nang ipangdidilig natin kahit overnight or 24 hours para lang makasingaw yung chlorine. Lalong-lalo na kung halimbawa doon sa lugar nyo, yung may mga ganun kasing lugar na alam mo naman yun eh, mapapansin mo naman yun na sa lugar nyo medyo matapang yung chlorine kapag ginagamit nyo yung tap water nyo kasi naaamoy naman yun. So kapag ka ganun na sa tingin nyo masyadong matapang yung chlorine ng tap water ninyo, ay pasingawin nyo muna, ibabad nyo or sumagsahod na kayo pagkatapos, intayin nyo after 24 hours, tsaka nyo siya idilig para at least makasingaw lamang. Kung halimbawa, syempre, kung distilled, medyo magastos yon. And kung halimbawa, may tubig poso naman kayo, di mas maganda kung yun ang gamitin natin. And isa sa pinakamaganda sa lahat, syempre, rainwater. Ngayong panahon na to, tag-ulan dito sa atin, hindi tayo mahihirapang magsahod ng tubig ulan. And yun yung pinakamaganda na pandilig sa mga halaman natin, lalong-lalo na dito sa mga Calathea. And ang sunod naman na question na sasagutin natin ay, why are my Calathea's leaves drooping? So, dito naman sa pagdodrop ng ano niya, ng dahon niya, dalawang factor yung maaari nating pwedeng panggalingan nito. Unang-una, yung baka maaaring nag-underwater kayo. Ibig sabihin, medyo uhaw yung ating mga Calathea kaya nagdodrop. Pero, anuhin muna natin or alamin muna natin yung pag-aralan muna natin yung environment na kinalalagyan niya. Kasi itong mga prayer plant, itong mga Calathea, most especially itong mga Doty at saka itong mga Jessie. So ito tumitiklop talaga yung ano nila, yung kanilang mga dahon, tumataas talaga siya. Sumusunod siya doon sa amount of light na nare-receive niya. Katulad nito, ito nasa terrace tong mga to. And syempre yung amount of light na nare-receive nila ay okay at enough, kaya maganda. And then pagka dumidilim na siya, unti-unti talaga manonotice mo lahat ng dahon niya ay tumatayo, naiiwan yung mga medyo malalayo na o itong mga nasa baba na talaga na katulad nitong nasa Jessie
Ayan, ito maiiwan to, pero lahat to, the rest, talagang titiklop siyang pag-anon. Kasi yun nga, sumusunod siya dun sa amount of light na nare-receive niya o sa liwanag, kung saan ang gagaling yung liwanag. So yun, manonotice nyo yan kapag ka, meron kayong mga Doty at saka mga Jessie, lalo na kapag ka makapal yung foliage ng mga Calathea ninyo. Basta ang isa lang natin talagang tatandaan, huwag natin siyang ilalagay sa tinatamaan ng direct sunlight. Kasi I can assure you na talagang masusunog yung dahon niya. Kahit pa sabihin mong consistent yung watering na ginagawa nyo. Morning sunlight, walang problema sa kanya. Kasi itong mga to, tinatamaan niya ng morning sunlight. Huwag lang yung sa tanghali na tapos yung sa pahapon. And meron kaming mga halaman or may mga doti pa rin kami sa labas ng bahay pero yung nakalagay sa landscape namin, pero hindi siya tinatamaan nga ng direct sunlight, kaya hindi siya nasisira, hindi siya nasusunugan ng dahon. Pero yun, katulad ko nga, kahit kami, hindi rin kami hindi rin kami makaligtas sa mga yung pagkakaroon ng mga dry edges o yung paninilaw ng gilid katulad nito. May mga ibang parte itong halaman na to na medyo dry na yung edges niya, ma-brown na, madilaw na. Pero fortunately ngayon, tumigil siya, nag-stop siya. Kasi yung humidity level ngayon ay itinas namin. And yun nga, nilagyan namin siya ng humidifier para naman kakong mabawasan, maiwasan. Kasi kapag ka hindi nyo napigilan, kunyari itong sa anong to, sa Jessie, ayan. Di ba parang nagsisimula pa lamang siya ng maliit na ganyan? Kapag ka hindi nyo siya pinagtuunan o binigyan ng pansin, ganito yung mangyayari sa kanya. Nagtutuloy-tuloy talaga siya. Ayan, nasusunog siya. Nagsimula yan lang na maliit dito sa edge na to. Pagkatapos, kung mapapansin nyo, ayan, kinakain niya na yung buong halaman. So, ibig sabihin, lack of humidity talaga ang naging problema. And ayan pa, buti na lang po, at yung mga natuyo niya ay yung mga older leaves na rin. So, yun yung isang malaking bagay. Tsaka nasa ilalim siya, kaya hindi masyadong pansinin. Pwede rin naman natin siyang ikat kasi katulad ng ginagawa ko dun sa Freddy, pagka dun sa Calathea Freddy namin, kapag halimbawa nakakakita ko ng natutuyo yung mga tip, yung mga edge, kinakat ko na, and di naman ako nakakakita ng kahit na anong disease dun sa dahon na kinat ko. Okay naman siya. At least nawala lang yung pinaka-eyesore na kulay brown dun sa tip. Kasi lalo sa mga Freddy o even sa kahit na anong Calathea, manonotice ka agad talaga yung mga yellow spots at saka yung mga brown edges . Kaya ang pangit tingnan. Gupitin nyo, isama nyo lang dun sa isabay nyo lang dun sa patterns na meron. Hindi nyo na magiging obvious na ginupit nyo siya . Kasi yung mga Freddy, makapal naman ang foliage niya . Marami siyang dahon. And sa tingin ko, perfect naman yung environment na naibibigay namin sa kanila ngayon. Kasi yung mga doti namin, eto, katutuyo nga lang ng bulaklak niya. Ayan. And yung ibang doti namin na nandun nga sa landscape namin, lahat sila may bulaklak. And ayan, patuloy naman sa pagsibol at pagkakaroon ng mga panibagong sibol na dahon. Kaya, ayan, pakapal siya ng pakapal. Eto, ilang dahon to nung nagsimula sa amin. Pero as you can see, ayan na, lumalapad. At saka ang isa pa pala, talagang nagko-collect sila ng dust. Hindi lalabas yung ganda ng dahon niya, yung shiny, yung pagka-shiny ng dahon niya kapag ka hindi nyo siya pinunasan. Kaya importante na punasan natin yung mga yung mga dahon niya palagi, lalo na kapag ka medyo pansin na yung alikabok. Ano lang, damp cloth lang or basang-basahan lang punasin para mas maging makintab at mas lumabas yung patterns na meron sila. So, ito yung Jessie namin and ito yung Doty. You can see the difference doon sa patterns na meron sila pero yung kulay nila parehas. Ito yung mga top favorite na Calathea ko kasi ang gaganda talaga ng patterns na meron at pati na yung kulay niya. And yun lang naman, yung iba kasing mga damages dito sa dahon na to, lalo na itong Jessie, ito ilang dahon to pero yan, nagsimula ng kumapal. At pakapal na siya ng pakapal, tuloy-tuloy sa pagkakaroon ng bagong dahon, meron siyang dalawang dahon ulit na pausbong. Ito, yung mga damages dito sa dahon niya, sa lumang dahon kasi yan eh. Nung nabili namin siya, yun nga, medyo hindi naingatan sa pagkakapak siguro. Doon nakalagay lang kasi yan sa plastic . Tapos nandun, parang may konti lang siyang ugat. Pagka bulto-bulto yung mga dumadating na halaman, patong-patong siya. So ang tendency, yung mga nasa ilalim, naiipit yung mga dahon. Kaya natutupi siya, nagkakaroon siya ng marka. Kaya ayun, nagkakaroon siya ng marka, hindi na natatanggal kasi damage na yun sa dahon niya. Pero luckily, ayan naman, yung mga bagong dahon niya ay malalaki at pagkatapos ay
walang kahit na anong damage. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.